Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng June 3, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang LPA na nabuo sa labas ng ating area of responsibility about 1,600 km east ng Dinagat Island. Bahagya na po itong lumakas at taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 35 kilometers per hour habang patuloy po na kumikilos pa north-northwestward. At ayon po sa datos ng Joint Typhoon Warning Center ay posible po itong lalakas na bagyo sa mga susunod na araw at kung papasok po ito sa ating PR bilang bagyo ay tatawagin na po sa local name na bagyong Chedeng. Ito naman po yung pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, humina na nga po epekto ng habagat ngayon dito sa ating bansa pero umiihip pa din sa ilang bahagi po ng Mimaropa lalo na dyan sa may Palawan at sa pinaka-western part po ng Central Luzon. Pero posible muli na lalakas ang bugso nito sa susunod na weekend dahil hahatakin muli ito ng isang potensyal na sama ng panahon. Susunod po ng mga oras, lalo na po late in the afternoon, ay posible ang malalakas na ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po sa northern at central Luzon. Kaya mag-ingat lamang po tayo sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayong hapon ay posible po ang malalakas na ulan sa may Central Luzon, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, lalo na po dyan sa may Benguet at Ifugao, ilang bahagi ng Ilocos Region, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, ilang bahagi ng Isabela, Bicol Region, Mimaropa, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Leyte. May mga isolated rains rin sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxorgen. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala na po tayong nakataas na anumang gale warning signal sa alinmang baybayin ng ating bansa. Pero mag-ingat lamang po kung papalaod tayo para makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!